naka-Berks sa channel. Sa Exploring the Nature. So, mag-camping tayo sa extremely weather. Punta kami sa malapit lang. Nakailang punta na kami dito. So, miss lang namin mag-camping. Kaya, ito, kahit sobrang lamig, magka-camping kami. Holiday din mag-upload ng video. So, ayan. Mamasyal. Adventure ulit tayo mga kabergs. Sinarado na nga pala yung daan doon. Dito na nga pala. Sa side.
sobrang lamig. Ay, sumangat na yung kamay ko. Saglit lang ngayon. Okay, let's go camping. Pasok pa natin na sa sakin. Hindi na, wala ko na. Ay, ikaw. Na-flow niyo. Parang hindi naman na-flow. Diba? Anong unang gagawin natin? Magkape, siyempre. Dahil sobrang lamig. Okay. Magkape na. Pag nagka-camping kami at nami-miss namin, pag matagal na kami hindi nagka-camping, maliban sa nature, nami-miss namin ang magkape sa van at yung hindi kami makakilos. Yung challenge sa van, paano mag-prepare ng pagkain. So, magkape muna kami. Mag-init na ako ng tubig. Yung two side ng window sa driver side and passenger side, hindi na mabuksan kasi may araw na umulan, mga kabergs. So yung ano, hindi na mabuksan. So
So, sana ito, mabuksan ko. Hindi siya nag-frozen. Kasi pati itong pintuan, hindi namin mabuksan. Eh, may awang na sa labas dahil nakailang push na ako na pinipilit kong buksan siya eh. So, ako, tatanungin nyo, mas gusto kong nag-i-snow during winter. Ayoko nag-umuulan. Ang ulan sa summer, ayos lang. Kasi, kailangan naman talaga ang ulan sa summer. Dahil, mahirap matuyo ang lupa. Kailangan ng tao ang ulan. Freezing rain. It's freezing rain. Hallelujah, it's freezing rain. Okay. Sana lang magsindi din siya. Dahil malamig. Lahat na lang eh. Pag sobrang hindi gumagana din yun eh. Gamitin kaya. I-slide ko na lang. Ay! So, maliit ang area. You have to make it work. Okay. Yun nga yun. That's the fun part. That's the fun part. It's the fun part. It's all the door are closed. Can open the door. Even the window, you cannot open? Ayoko lang i-open. I-open ko din yun kasi kailangan ng pasingawan. Oo, yun nga yung sinasabi. So, yung mga bagay na namimiss, ang magkuha-kuha sa ilalim. Sobrang lamig. Stainless. Didikit na sa kamay mo. Magdala kami ng tubig, mga ka-birds. Bye bye! Kumain ka na! Love you! Bye! Okay, sige. Bye! Good luck! Okay, kaya mo yan. Love you! Bye! Atin ang pasingawan. Hindi na mabuksan. Ay, mabuksan naman. Tingnan natin kung magpapaya. Magpaya naman. Kasi ilang araw na rin. Halos ang tagal na ng butay na to sa ano eh. Eleanor, thank you sa ano mo ah. Donation. Dami mong binigay nito sa amin. Salamat.
So, hintayin lang namin ang tubig and magkape na. Kaya mga ka-berks, kumukulo na at makapagkape. That's it. Sarap nito. Init. Mainit, tapos papalamigin. Dahil hindi mainom. Tunta ko rin na to. Akala mo lang maliit, pero marami din na ilalagay. Cheers. Okay. Cheers. Okay. We already truly camping. Ako na. Thank you. Okay. Pag ganito mga kainit, hindi ko naman maiinom pa. Sobra. Ang hilalamig yung kamay mo. Yeah. Ito lang. Hawakan mo. Para yung kamay mo hindi ma-frozen. Siguro marami gustong magtanong kung bakit nagka-camping kami ng winter. Ano bang meron sa winter? Mas enjoyable dahil it's more challenging at hindi lahat ng tao ay nagka-camp. May masyadong tao dito, kami lang solo namin ng campground. Sa iba pag ganito nakakatakot dahil nga syempre mag-isa ka lang, di ba? Itong Elk Island mga ka-berks, kaya magandang puntahan kasi nga maraming pumupunta dito dahil nag-ano sila ng aurora. Ang disadvantage noon, maingay ang campground kasi maraming pumupunta. Tapos, dahil may ranger, so kung na-stuck kayo, at least may re-rescue. At mayroon silang contact number na pwede mong tawagan in case something happen. Ganun. Kung first time nyo or hindi nyo pa natatry mag-camping during winter, ayun, ito yung the best na puntahan. Kasi malapit din sa city. Ayun. May signal. Hindi masyadong scary. Ayun. So, overall, yung ginastos namin dun sa dati yun, ha? Nung wala pang masyadong nakaka-discover dito. Ang binabayaran namin dati, $5 per person. Tapos, yung campground. So, nag-increase sila ng 25 cents. Then, nabago ulit yung ang tawag nito? Yung firewood. Dati, permit lang ang ambin niya bayaran. Unlimited yun, ha? Unlimited firewood. Tapos, mayroong mga taong jackass, nagnanakaw, inuuwi ang mga firewood, abuso.
eh syempre, change ng policy sa mga taong ganyan na hindi marunong mag-follow. Eh ngayon, hindi na siya unlimited. Every ano, yung bag, yung pack niya, bibilhin mo, wala nang permit. So $7 mga kaburks ang price. So in total, ang binayaran namin $25 plus yung entrance pa. Magkano din yun? 16. Oh, 16. Yun. Parang nag kung sa Banff nagbayad ka ng 32 ba? Parang 32 yun sa Banff. Ganun yung mga presyo. So, halos ganun din. Yun sa Banff, yung pag-camping namin doon sa walk-in tenting, $32. Unlimited firewood yun. Eh, dito, nagbayad ka ng ganun presyo. Hindi unlimited ang firewood. Yan. Especially sa ganitong weather, kailangan mo ng maraming firewood. Yan. Kaya sad. But what can we do? Merong mga taong jackass. Ayun. Hindi ko pa nahihigop. Masyado pang mainit. Busko na nga eh. Ah, sarap. So, mga kaburks, dahil sa tagal kong hindi pala nag-video, so, Happy New Year ulit. May bagong plan ako ngayong 2022. So baka hindi na ako masyadong mag-camping, pero depende pa rin sa tawag ng nature. Kasi minsan kahit ayoko, yung nag-struggle ka, gastos naman 'yan. Nagda-doubt ako kasi nga may plano ako, as you know, na last year bumili ako ng farm. So, gusto ko mag-concentrate muna doon, mga kaburgs. Gusto ko nang umpisahan yun. Kasi, kung ano gagastos ako ng pagka-camping, gusto ko munang unahin yun. Yun. So, sana manood pa rin kayo kahit na yun ang mga ano ko, mga video ko. Kasi, progress project. So, hindi yun overnight or one year matatapos na. So, yung pagka-camp, papasok pa rin dahil I love camping. So, hindi ko yung basta-basta makakalimutan. Kasi, yun yung stress reliever mo. Yung pag-farm, ganun din. Pag nagtatanim ako or kung ano yung ginagawa ko, isa din yung sa stress reliever ko. Basta pagdating sa nature, yung ano ko, pangtanggal ng inip. So, subaybayan nyo pa rin yung adventure ko. Siguro pa iba-iba na lang kung sa farm, tas the other day na other month siguro mag-camping, yung mga ganon. Or kasi sa summer hindi matitiis na hindi mag-camping kasi nga mabilis lang ang summer yun. So marami pa rin na gagawin. Yung out of the country ko, hindi ko na dinownload mga kaburks dahil walang da-download din. I think nakurap yung memory card ko kaya hindi ko na i-save. So yun, ang mayroon lang ako ng souvenir doon sa travel ko ay mga picture. Ayun, yung mga picture ko sa Facebook. But yung video wala. Yun. Sad to say. But it's okay. So yun mga kaburks. Yun ang magiging ano ko ngayon 2022. So sana manood kayo. Yun ang kwento habang nagkakape.
So, yung dinner namin ngayon, eh, abangan nyo dahil never ko pa itong na-try na iluto sa camping. Sana masarap. Noon ko pang gustong magluto nito pero hindi ako nakakapagluto. So, ito na yung chance ko. Sana masarap. Mahirap pa naman itong lutuin. Sobrang hirap. So, yun mga kaburks. Abangan nyo. So, mag-ano ko nung i-prepare ko yung aming heat. Kasi sobrang lamig ngayon. Baka gamitin namin yung generator. Oh my God. Okay mga kaburks. Yun. Okay? Mag-relax muna at mag-prepare ako ng aking mga heating dito sa van. Stay ka nga yan. So, mga kaburks, paganahin ko lang yung generator para maging mainit yung sasakyan. So, nung nandun kami sa Yaha Tenda Ranch, ginamit namin tong generator pero hindi masyadong lumamig yung heater ay yung namin dahil maliit lang yung heater. So, ito, siguro naman ay gagana. Ay, kinagana na pala namin to kasi no nag-backcountry camping kami dito sa Elk Island. Pinagana namin yung heater kasi malamig nga. Try natin ulit. Nasira mga kaburks yung panghila pag inano ko pa to mapuputol na to dahil nga sa sobrang frozen. Hindi na siya mahihila. Humihinto na siya eh dahil yung nito nag-i-stop na doon. Ayan o. Hindi niya na kaya. Shit. Ah, sorry. Hindi na bumalik. So, ngayon, kailangan i-repair pa to. Yung mga circumstances na hindi mo in-expect.
Ayan. Nag-stuck na siya eh. Mm-hmm. Yung salubid. Yep. So, mag-ano na kami. Mag-umpisa na nito. Para makapagpainit ng katawan. So, minsan talaga kahit gaano mo kahanda doon sa mga hinanda mo eh may nasisira eh. So yung generator eh unexpected na yung panghila eh masisira siya. Dahil siguro sobrang tagal niya sa labas dahil hindi ko to pinapasok sa loob ng bahay. Kasi nga may gas siya. Kaya in-stay ko sa labas. Saka ayoko na lang labas-pasok sa bahay. Dahil kung gagamitin niya sa during winter. So, ayun yung mga kaburks. Kahit anong, ano eh, may pumapalya talaga dun sa mga pinaghahanda mo. Itong pala na to, dinala ko din. In case na hindi kami makalabas. Ayun yung mga dinadala ko pag nag-winter camping para makaalis sa pag na-stuck ka. Saka yung nagdala din ako ng salt o yung mga pang grip sa sasakyan. Yung sa pusa, yung liter ba yun? Yun. Yung fire. Oh my God, the heat. Heat. We love heat. Mangangamoy lang yung jacket. But what to do? Isa naman lamigin ka. Mag-spray na lang ng pabango. Miss ko ang amoy tinapa. Tulo na sipon. Ganyan talaga pag malamig. So, kami lang talaga dito. Tahimik. Is this more fun to do camping, winter camping? Your feet is frozen. Ayan, huminit na yung pa ako kasi yung kabila naman ng paa lumalamig. Yung kahoy na binigay nila hindi masyadong madami, kulang para umabot man lang ng maaga pa eh. I think mga wala pang alas 6. Maka alas 7 pala nasa loob na kami ng sasakyan. Pag hindi kinaya ang lamig,
malamang-lamang nito eh. Umuwi kami. Kasi sobrang lamig ngayon mga ka-Berks. Hindi siya yung katulad ng camping namin dati sa Jasper na minus 10, yung mga ganon. Kaya ng van namin or yung sleeping bag. Pero ngayon kasi, I think minus 20, feels like minus 32 ata ngayon. So, ayun. Malamig. So, hopefully, makakayanin namin yung overnight. Kayanin nung sleeping bag namin. Kasi ito nga yung purpose namin dito, kaya kami nagpunta eh. Sana naman yung attention. Ay, maliliit. Masyadong mataas pala kasi yung kahoy mo. Hindi siya nag-abot. Pero may din mo masyadong mataas. So, i-prepare na natin mga ka-birds yung ano. Steak. So, ano ko lang nito, lagyan lang ng salt and pepper. Ganun lang kasimple. Hindi na masyadong komplikado. Especially pag nandito ko sa malamig na lugar. Wala nang arte-arte pa. Ang iba nga eh, nabaon lang ng luto na. So, para pagdating sa camp, wala ka nang lulutuin. Ready to eat. So, yung iba, mas prefer nila yung ganon. Kasi nga, di ba, pag nilalamig ka pa, gusto mo pa bang gagalaw. Pero mas gusto ko kasi ginagawa to mga ka-Berks pag nag-camping ako. Mas gusto ko yung nagluluto. So, habang hindi pa siya frozen, tutuin na natin. Ah, kunain na nga muna natin yung ano, maliit. So, kunin natin ang salt and pepper. Sana hindi ko na sobrahan, di ba? Ng salt. Okay. Kabilaan. Mukhang pati yung pepper eh na-frozen na rin. Ba yun? Ba't yun ang nilalagyan ko? Eh, nandito na nga ako sa kabila.
So, yun lang mga kaberks. Good luck sa bagong eksperimento. So, ilalagay ko lang 'to mismo doon sa ano, sa may apoy. Balik ang gamit. Let's go outside. Di pa namin naluluto yung steak mga kaberks. Wala pang ano, charcoal. Sana lang yung steak namin eh hindi pa frozen. Ayan. Ay. Masyado pong mausok tong kahoy na to. Ko alam kung basa ba o ano. Hindi tuloy namin masyadong ma-enjoy yung apoy. Paikot-ikot kami. Kung asan yung walang usok. Nararamdaman mo yung init na niya. Pero wala din dinig akong kahoy na nag-ano din. Kaya ngayon din na narinig ko sa side na yun. Parang umaapoy, parang ano din. Nasusunog, no? Aray? Umabot sa taas. So, kasi naka-gloves, hindi ko siya maramdaman. So, parang hindi nag-a-activate yung init niya. Kailangan ko nang masunog yun. Lagay mo na dyan. Tagal din tayo hanggang 7. 8:30 tayo nag-start. 7:30 tapos na. So, ilagay na natin mga kaberks kasi nag-frozen na dito sa labas. Yan. Sana lang hindi siya malaglag, diba? Kuha ako ng bagong lato. Umapoy pa. Di ba may bilang po kung ilan lang? Ay, may minutes? 5 minutes. Hindi natin kita. Ayan na. But
tuna. Five minutes aside, 5 minutes sa other side. Pataas. Nangamoy ko na. Ano, tingin mo? Hindi pa? Konti pa? Frozen yan eh. Na-frozen na sa labas eh. Tingnan natin. Ilapit mo. Ito. Hindi pa. Ayan. Sunog na. Well done na to, well done. Ngayon, yan naman ang gusto mo, well done. Okay na. Kaya muna tayo. Start ko na yung sasakyan habang nasa loob tayo. Okay na? Okay. Kain muna mga kaburks. Okay, let's go inside. Kaya na tayo. Ah, sarap. Yummy, juicy. Para mag-hita tayo. Naku! Shit!
ayaw mag-start ng sasakyan. Oh my God. Kailangan ko ibus yan. Sa wakas, nag-start din yung sasakyan. So, ang ginawa namin, kasi ang unang-unang talaga na kaya namamatay ang sasakyan dahil ang battery, ayun yung mag-start, dead na siya. So, dinala namin yung pang booster sa, ano, buti na lang may fire pa. So, ininit ko dun, ininit ko yung kamay ko, tapos inano ko sa battery. Kasi, hindi rin pwedeng ilapit sa apoy yung mismong pang booster eh. So, ayan, nag-start na after nung ininit namin. Panic na eh. Kasi mahirap na yung walang, hindi mag-start yung sasakyan. Eh, kumbaga, kung lalamigin kami dito sa sasakyan, hindi kami basta-basta makakaalis. So, ayun mga ka-berks. Importante ang may mga pang mga gamit na mga ibang option. Kasi, yung generator, pwede rin sana yun ng pang booster. Kaso nga, yung paghila ko. Na ano din siya. So, kakain muna kami ng steak mga ka-berks. Yeah. Para malagyan yung ano namin, sikmura namin. Kasi ang protein, pampadagdag din to ng init sa katawan. So, yun. Wow! Well done. Yeah, it's well done. Ang ano lang nun kung masarap. Dahil salt and pepper lang siya. Eh, syempre, iba pa rin yung ano sa restaurant. Still okay. It's too big, no? Mm-hmm. Kailangan natin small lang eh. It's medium rare. Medium. Huwag mo nang ilalapit. It's nice. Okay. Let's eat. Let's eat, mga ka-berks. Okay. Muntik pa ang mamatay ang sasakyan. Buti nag-start. Gumana din ang utak. Na kailangan initin yung pang booster dun sa fire. Okay, let's eat. Happy New Year ulit mga ka-berks. Hopefully, okay naman yung mga ano nyo, holiday nyo. So, let's eat. Enjoy the cold steak. Cold steak. Okay. Okay. So, mga ka-berks, we decide na umuwi na lang. Kasi nga, mahirap nang dito pa kami abutin ng hindi mamatay yung hindi mag-start yung sasakyan. So uwi na lang kami kaysa mag-risk kami. Okay mga ka-berks, see you next time sa Exploring the Nature. So ibang adventure na naman to sa extreme weather. So nakapag-cup na kami ng malamig, pero this time kailangan naming umuwi kasi iba yung lamig. So yun mga ka-berks, see you next time sa Exploring the Nature. See you sa next adventure and thank you for watching. And sa mga hindi pa nagsusubscribe na kayo and see you next time. As always, do what makes you happy.
take a rest at this time. Sana ngayon eh. Eh, clear sky pa naman. Oh, may nag-aabang na nga oh. May sasakyan na. Siguro babalik na lang ako. Dalihin ko yung ano, siblo. So mga ka-Berks, nagpagas kami para hindi kasi ako nagpagas nung umalis kami ng bahay. So yun ang big mistake ko. May gas pa naman kalahati. Pero dahil running lang, dahil pag nilamig ka sa sasakyan, kailangan mong idling ka para mag-uminit ang sasakyan. So, magkukonsume ako ng gas nun. So, uwi na sana kami. Kaso lang, maraming dumarating. At, lalabas kasi ngayon ang aurora. So, malakas yung aurora ngayon. So, babalik na lang kami. Kasi sayang naman, nandun na kami eh. Saka, hindi kasi namin natatiming yan na day off namin. So, yun. Kaya, nag-decide kami na bumalik na lang. At, maano namin ang aurora tonight. So, let's go! Let's go, let's go! Para na itong ating aurorang adventure. Vlog. Tignan mo, Ditch. Ay. What a day. May nangyayari. Everything happens wrong. Wala. Meron. Masyado mabilis. Wala pa sinabi niya. Ano mo yung gloves ko? Okay.
Let's go for the adventure, Aurora. I hope this is it. Let's go. Slippery. Don't forget. Duman na tayo dito. Okay. Later, see ya sa Aurora. Pumasok na ako dito, mga kabrik, sa sleeping bag. Kasi matagal pa eh. Eh, dito sa ilalim eh, mainit. Ayan. Pero ini-start ko yung sasakyan, baka di na naman gumana. Tinago ko na nga yung pang booster dito sa katawan ko eh. Ayan. Mas mainit dito. Saglit pa nga lang, nainitan ako. Okay. Maya na lang ulit. Pag ganito pala, mga kaburks, hindi masyadong kita. Kung nakikita niyo yung kulay green, kung kita niyo, pero kita ng mata ko, hindi nga lang kasi lakas. Pero mayroon naman. Ano ko na lang sa night vision. Insert ko na lang. Uwian na. Tama na yung kalukuhan. At least, nakakita ng, aray ko, nakakita ng konti. Ay. Yun na yun. Better luck next time.
Wala talaga kaming swerte. Nilamig ang kamay. Okay, mga kabergs, this is it. Thank you for watching. See you next time sa next adventure dito sa Exploring the Nature. Okay, as always, do what makes you happy. Bye-bye. See you next time.